Mga kapatid, welcome back to the Nationals Mobile Legends Conference 1. Once again, you are listening to Usher Shotcaster. Should be with 149 with my partner, Manjin. Let's go, pare ko. Wala nang intro-intro. Kahit na-intro mo na. Let's head into the draft. Signal agad. Ultra Warriors versus PLDT Smart Omega Vanzelina na kaagad diba? Dito. Pare, hype. Unexpected, diba? Walang intro-intro. Hype is really, oh. Walang intro-intro, Shaolin. Walang intro-intro, sapak agad. Priority, no? Oo. Uy. So that means they're opening up some picks. Oh, now oh. Diggy would be available, Carrie would be available, oh. Diba? Cho is available Ranger, also. Cho available din, no. Para kay D. I think kailangan mag-Cho ban dito ng ano, PLDT oh. Smart Omega. Kakaiba rin dito yung ano. Kimi ban. Kimi ban ng Signal Ultra Warriors, is sila din yung nagki-Kimi madalas. So Kaja din inalis. So pretty intense guys, you would want to be more careful muna on thinking ano, first pick kasi malalaman eh. Sa first pick magkakaalaman. Ang daming open ngayon. Feeling ko Diggy. Feeling ko that Cho ban eh. Ayun na, Diggy ban. Kasi alam na nga eh, alam na nga PLDT Smart Omega na nagdidigi yung Signal Ultra. Prior pick nila yun on the last three matches na napanood natin sa kanila. So medyo gusto nila yun. Pero let's see kung totoo ba itong ano. Well, the interesting part here is that yung mga teams natin, no, compared to other teams, nagkakaiba-ibahan na ng priority. Ay, oh, the likes of Bren, katulad ng Punishers, priority carry, mga ganun. Pero ito, Cho, ang usapan lagi. And of course, with the Grok being open, automatic na yan. And your team Harit ng Tondo. Harit ng Tondo. Nako, usually meron lang natin na-realize sa sobrang intense at diverse ng mga picks nila. Open nga pala yung Harit. Open din ang Lunox, ha? Open din ang Lunox. Ganito pagkakataon, probably maglulunox na ang Signal Ultra Warriors dito pantapat sa Harit. But mind you, Desanya is very, kumbaga, kung meron tayong mage that very consistent, yeah. Si Desanya, ano din eh, isa rin siya sa mga contenders para sa mga malulupita mage, yeah. And very high arsenal hero pool, Kuya Shindo. I was thinking that he would go for the ano nga, Esmeralda, just to steal the Harit shield, no, whenever he's not doing for the dance. Pero there's the Franco. I was expecting din na magkaroon ng Johit sana. Oo. Para may itapon palayo doon sa ultimate ni Harit. Pero mas understandable naman yung Franco. Guys, metang-meta na talaga sa pro play, yes. Ang Franco. Ano bang makikita natin dito, Kuya Shinbo? If you have the Salmon Force on the Harit, magsistay siya doon. And Franco can just easily hook the Harit, plus with the combination of the Kadita, ano, Breath of the Asian, Ocean, Kuya Shinbo. So medyo fake off type na naman ang gusto mangyari ng Signal Ultra Warriors dito by the means of Eason Esports, yeah. Marikoy. So the remaining picks here is actually parehas sa bawat isa. Dalawang utility ang ni-reveal dito because this Cho is kind of tank Cho, di ba? Oo. Kumusta ka dyan? Ayos lang. Dami mo na kukuha. So let's see kung what will be the fighter ban here. Maraming options eh. Pwede ka mag-ban ng Carry, pwede ka mag-ban ng Leomord. Oo. So it's between Carry or Leomord that they're deciding to ban. There is also an option. So they don't want to deal with the Leomord. Pero babi ha, ito ha, may ano pa, ang Signal Ultra Warriors, meron pang carry. Yeah. Na sinabi mo nga na pwedeng iban dito ng PLDT Smart, PLDT Smart Omega. Ang kulang sa PLDT Smart Omega yung kanilang fighter. Ladies and gentlemen, natatapat dito sa Cho. Thams is available in the pool. Dirot is available kung gagamitin nga nila to. And even Aljus, parang Shin. I think they would go for open na ha, the carry. They would have carry on Tuyaku. So iba yung... Claude, that's very interesting. Well, total nakakatakot kasi Kuya Shinbo, Claude at saka Kadita, yung ultimates na parehas ano, di mo alam kung saan manggagaling, parehas sabog, rough waves, tapos blazing duet. So, kahit yung Harit, kung magiging malikot siya, sapul na sapul pa din ng mga ultimates na yon. And they banned the Claude, but yeah, they counter-pick. Well, with the carry. With the carry. They banned the Claude. I was thinking na makakapasok pa sana yun sa Signal Ultra Wars, pero hindi na papalagpasin ito ng mga taga-PLDT Smart Omega. Ooh. That leaves a Hayabusa naman para kay Yako dito and probably a Granger na to. Naubusan ng ano si Few eh. That should be a Granger. What would be the Few hero here? Naubusan ng hero si Few ah. Parang Shinbo. Ban si Leina, ban Kimi. Few Cho. There is the adjustment. Nakita mo yung gawa ni ano na sabi ni Close Babsy. Sige, okay na yan. Gumanon. Pero men, eto na naman. Kasi ni Future na. Hoy, Shaolin. Shaolin, ML. And of course. Sir, why not? I would expect na Aldous pick na nga just because merong ano, just because merong Franco din. Oo. Would be nice. Pang chunk yan eh. Mm-hmm.
And they need a very strong ano, fighter in the front line kasi medyo yung backline nila ano pa rin artillery siya. Kenji would still go Martis. To his Martis. Martis not really that strong anymore. Yeah, yeah. Pero at the hands of Kenji, it's a different story. Yeah, favorite eh. Favorite talaga. Yung favorite hero mo kahit wala sa meta basta favorite mo, sure win. Oh, sige na. Ganun 'yon, no. Oh, tama. Ganun 'yon. Kahit hindi ka naka, kahit wala, kahit hindi mo nakikita yung cooldown, kabisado mo yung cooldown. Oh, man. Basta favorite mo. You're kahit one counter. With your hero. You're one with your hero. Now, there's a lot of split coming in mula side dito ng Smart Omega. Yeah. Habang Flicker naman ang hawak ng Signal Ultra yeah. Warriors. This is actually one of the main counters para sa isang Franco. At Omega, let's go sa loob ng Land of Dawn. Pare ko, ipakilala ko muna for the red side. PLDT Smart Omega. Mr. Why Not? Gagamit ng Grok dito. Kingpin will be using the Harith. Sige, Hit. Ang gagamit dito ng Akai, si Toshi. Si Toshi ang Ari at si Kenji ang artist. Siyempre, si Harith, ang Harith ng Tondo, the Manila Kingpin. The Manila Kingpin. Oh, wordplay. 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 You get the blue side here naman ng Signal Ultra Warriors. Yaku on to the Hayabusa, Ison Franco, Desanya for the Kadita, D.E. on the Minotaur, and Pume for the Choke. So medyo nagkaroon tayo ng magandang draft battle. Question book kanina, and I do think that PLDT Smart Omega nagkaroon ng advantage doon sa draft. Yeah. Kasi parang napilitan mag- adjust yeah. yung Signal Ultra and Pew Chow no oh, hindi Chow no. Now the interesting part here is that even in the draft I cannot see kung sinong labang di ko rin makikita para maganda yung lineup pares siguro eh. Yung dalawang familiar teams ka dito you would guess may counting kung kakalimutan mong Signal Ultra or PLDT Smart Omega to I think I would lean more onto the ako PLDT doon, Smart doon ako Omega. Sa PLDT Smart eh yeah, because sa line, of the Harith yeah, and of course lang. The Harith medyo yeah. wildcard na yung na, naka-open yung Harith din dito di ba? Yeah, tapos may Grok ka pa naman yeah, ang gusto kong nangyari dito sa draft naubusan kasi ng Marksman yeah. itong Signal Ultra Warriors oh. So oh! Again this is ano, Signal Ultra we're speaking of eh, di ba? Yeah. Signal Ultra we're speaking of a team na kahit mapushan mo ng inhibitor turret di ka makakahinga yeah, di ka, kahit nga base na lang ang natira oh, oh, Signal man. Ultra Warriors ilang beses na natin nasabi yan as nakita na natin ngayon yung hook capability ni Ison Esports kay Shinbu the fadeaway hook grabe mga sundot na yun well, oh grabe mga sundot hook flicker Grok ba yun? Sino yung nasundot? Si Kari si Why Not? Ay hindi oh, si Why Not si Why Not Shaolin oh. And that's very interesting kasi that's a Grok yeah. na hindi mo kagad ma-hook kapag naka-charge yeah wala yung power of nature so ganda ng timing yeah. yes yes okay. And natin niya yung swing ng power of nature and Why Not overstay this welcome there Sneaky Sneaky Kingpin showed himself habang hinarang ni Why Not dito yes. pero level 4 si D that's very risky maamba oh. si D dito sa pulang hangin dito oo di paring Ison Esports ladies and gentlemen Why Not nakipagsuntukan ay paring D papasok si Kenji dito nagkakaroon ng onting skirmishes dito sa bandang mid lane natin ladies and gentlemen and they're waiting for ano huh? they're waiting for actually few to make that kick was hiding here onto the brush makikita mo kung gaano ka chess game pong larong to oh. where everyone is waiting actually to face check a brush at least that's the general strategy here into the early game supposedly early game to pero you're seeing a lot of skirmishes ngayon at rooms na grabe. Involving 4 to 3 players ang intense diba? ang intense dong. rotation pa lang panalo ka na kung viewer ka panalo ka na ladies and gentlemen masaya lang kami ni paring Shinbu na nakakita ng ganitong klaseng ML, ganitong klaseng rotation. Tapasok pa si Pew. Op! Sinipa, ladies and gentlemen. Oh, ito ang tunay na Shaolin Soccer. Grabe naman yun. Sinipa mo yung batang nangangaroling doon. Grabe. Nice 2-0. Of course, it here. He didn't read the knock-up. What the hell is that? Nice hurricane dance at least to mitigate there. The hook naman galing mula kay Ison. Back end. Here comes Toshi. At tatlo. Membro dito na PLDT Smart na mag-go for the answer here against Signal Ultra. Pero dalawa na wala sa kanila, no? Yes. And may onting bawi. Oh! Fade away hook! Parang ano lang eh, no? Fade away layup. Parang fade away layup lang. Grabe talaga si Ison Esports. Kada cooldown ng Flicker, alam mo, hindi niya inihintay yung cooldown ng ulti niya eh. Oh, ang inihintay niya yung cooldown ng Flicker para makapag-exhibition okay. siya. Oo. Automatic, no? Automatic. Iba pag pro player caliber eh. Parang yung, normally parang fancy trick yung ano eh, hook to oh, the Flicker. Oh. Pero normal na yan sa pro player. It's a ma... Ang magiging ano na lang dyan, OPs, naka-cooldown yung flicker mo, naka-flicker ka pa rin. Grabe yun. Mga ganun. Grabe yun. O kaya, hindi, ano, hook flicker. Pwedeng, ano, suppress
Flicker, paro. Tama ko makakagat sa Flicker. O, paro pwede. The next level. Or the kaya, next level. Or kaya, ano, Flicker auto attack. Pwede naman, pwede naman. Pero by the way, binabati ko muna lahat ng mga viewers natin dyan. Sabi dito na social media manager natin. Batiin daw namin kayo. Si Red Steven, si Boss Miko Sampang nanonood ngayon, pare, Kuya Coco. Dito mawawala ng heroes if you all around yan eh. Ah, syempre. Kilalang kilala ni Kuya Coco yan. Si Kuya Coco naman tumataas na rin yung hero po. Oh, naman, oh, naman. Ito na, pare, Kuya. Why not? Speaking of you, ito ang main target. Dito mama, dito yung kagat. He's going to be the salmon for ang ganda nung harang ko. Yan, najarang din siya. Hindi rin tumama yung hook ni Eason ngayon. Disanya, waiting for a fake secure down in by Why Not. Why Not with a sprint. At yan na nga yung kapasidad ng sprint. Grabe, yung sinasabi na hindi ka makakakagat. Basta mabilis yung kalaban mo. Pero pare ko, lahat ng pressure ngayon ay pinuput in ng Signal Ultra sa PLDT Smart Omega. But look at the gold graph, hindi nagkakalayo. Ano ba to, Koishin? Meron bang disadvantage ang Signal Ultra? Dahil nga, mas objective-wise ang gusto ng PLDT Smart Omega. Next turtle na tayo ngayon, pare ko. Well, put that in question, mga kaibigan. 5 minutes din sa laro natin. And did you, as you mentioned, the turtle here taken in and initiated on by the PLDT Smart Omega. Yako to the side. Okay. When he engaged, Squad Shadow, where is the... Oh! Leader is the steal upon the retrieve. Nice! Minoan Fury mula kay D. Oh, pero eto, papasok na naman ang hook. Yako Mania with the clutch steal, ladies and gentlemen. Four heroes ang nandun para sa side ng PLDT Smart Omega. Pero dahil doon, ladies and gentlemen, lumamang ng bahagya ang Signal Ultra Warriors at mukhang babalik na naman sa the usual stall game itong dalawang team natin, paring Shinbu. Wala, usually, after the turtle, kuha ka ng kills and then kuha ka ng objective. Yun ang na-realize ko dito sa dalawang team na to. Napaka-capable nila mag-stall out. Oo, men. No, sigurado makakarating at makakarating ka sa late game. At ito, ang late game, Toshiya on carry. Napakabilis nito on 6 minutes 19 seconds buying the endless battle. Nasabi natin kanina, endless battle lang, Gucci na ang isang carry. Flicker out. Nakita mo yon? Nakita mo yung ano niya, fake niya, pasok sa brush tapos flicker out. Pwede pala yun. Para hindi makita talaga kung nag-flicker o hindi. Grabe talaga si Kuya Pew, idol ng mga kids. Eto, ginawang super yoyo si parang hit dito. At wow, binuhos na rin ang ultimate. Two ultimates just to get the Akai. Meanwhile, on the bottom side, Kingpin with the help of Kenji. Pasag dito ang Tore. Medyo hindi ko pa nararamdaman masyado yung ano, no, Manila Kingpin natin dito. Mamaya no? Pero courage! Mash is now available on to Eason. And still things are pretty even in my opinion. Though the 2K gold is in the hands ng Signal Ultra Warriors with Blade of Despair readily available para kay Yaku. Compared to Kenji, nakakalaki lang yan. Pinalaman ng paa ni Pew dito yung bata. Pinamoy ng paa. Nangaro lang yung bata. Tapos sabi ni Pew dito, oh, ito paa. Paa ka dyan. Pero eto, Eason, tumatakbo, ang bilis tumakbo, kahit diba? Tataba, grabe naman yun. Walking prango yan. Walking prango. Walker D! Mahuli ang bato ko yun. Grabe. Si Eason. Automatic, nakikita mo na eh, no? Nakikita mo na yung Walker D. He's actually waiting for the power of nature dapat, to mag-cool down. Dapat dong, kapag naka-sprint kayo, pag naglalakad kayo, zigzag. Ah, oo. Oh, huwag niyong gayahin yung kapatid ni, ano? Sa Game of Thrones. Sa Game of Thrones. Yung kapatid tumakbo ni... Tumakbo diretso eh. Oo, yung kapatid ni Jon Snow. Galing ni, ano doon eh, ni Bolton. Ang layo na nga. Ang layo na nga. Sa pool pa rin ang pana. Mababa na yung odds sana tumama ano, kung zumigzag lang siya. Ang layo nyo, pagtatakbo kayo, wag diretso. Wag diretso, zigzag. Napasigzag. So eto, tingnan natin. Di ang main target, ladies and gentlemen. Tumatakbo siya, pero iniipit siya. Iniipit ang baka. Diba? Ginawang beef burger. Tinender. Tinender. Tinenderloin. Oy! Grabe! Bata na naman. Eason Esports! Iba talaga si Eason Esports. Easy money Eason. Pero sabi niya, hindi na ako easy money ngayon, dong. Dong. Ano ba nangyari si Eason? Ano? Paglaban ako. Ako na. Si ano na ngayon ang easy money? Si Tets. So, si Tets na ang easy money ngayon. Pero ito, Shin, I do feel ang PLDT Smart Omega, hindi pa to tapos eh. Kumbaga lumalamang lang ang Signal Ultra Warriors. Pero sa ganitong sitwasyon, ganito ka kabagal yung rotation. Oo. Mamaya pa tayo makakita ng ultimate palugbugan. Yeah, and actually Signal Ultra, remember, is a team na by the record hindi ganun kagaling mag-close out ng game. Ay, tama. Sa early game, no? Nadadali sila pag inhibitor turret or inner turret push na. Minsan nga nananalo pa sila pag basag-basag sila. Oo, kailangan mabasag muna base nila eh. Oo, pero
Tingnan natin dito, nahuli na naman dito, ladies and gentlemen, si yep. D. Pero nice knock-up onto 2 na meron si parang Desanya dito. Toshi, naman normal lang, ladies and gentlemen, unstoppable para kay Desanya naman dito. Kaya kung may niya, papasok naman ang likod. And there it is. Napakaganda dabog mula kay D. Si Pew papasok pa sa likod. May si Papang gagawin. Apat ang nawala dito para sa Pilipinas. Dito si Spider Omega, isama mo pa ang hari ng tondo. Kingpin, Black Magic, sapak, double kill para dito kay Pew. And that is a wipeout down into the inner mid lane turret. Not the less, makikita mo rin na pwedeng mabilis makuha yung inhibitor turret sa may bandang taas. Even with that artillery minion, no, they won't, they would be backing out. And that is the decision of Pew. Grabe si Desanya dito, mambasa, boy. Oh, man. Wet look. Wet look. Wet look, no? Biruin mo ha, 2 knock-ups. Nasira bigla yung aggression ng PLD to Smart Omega. And clearly, pwede na natin sabihin, Signal Ultra lumalamang. Saka, paring manjit kanina, 3-man rough waves yun. 3-man rough waves. Bayad na bayad eh. Well, sa may gitna, tas may iba pang natamaan onto the side ng rough waves. Kaya naman, full damage efficiency si Desanya dito. Yes, yes, yes. And this is very hard for Toshi. Mapipilitan pa siyang mag-build dito. Either Wind of Nature and ng Athena Shield para mitigate yung magic damage and yung damage na magmumula kay Pew na meron na ding endless battle question mo. Indeed. So on the map here, just secured by the members of Signal Ultra Warriors. At best, they clearly won that mid lane inner turret big time sa mga taga Omega. Now Omega, it's very hard because even the likes of Why Not, no, yung mismong main front line nila, yung Grok, hindi na pwede bastang lumapit-lumapit lang. Ilang beses na siya nabibiyak dahil pa sa hook ha. Normally, ayaw mong na-hook yung tank. Yun na nga eh. Diba? Tsaka yung Grok pa yung na-hook na normally may counter yung power of nature. Oo. Kuya Shinbu, this is very interesting. And I don't know, si Why Not, hindi ko rin kasi siya masyado nakikita na nag-grok eh. Usually, I see the Kaja Digi. And I see the Digi. Kaja Digi yung talaga. Very utility. Yeah. Ang Grok kasi medyo ano yan eh, aggressive yung dating na support. Eh, iba rin yung utility-wise eh. Sa talagang gamol na support. Oh. Pero still, ladies and gentlemen, Signal Ultra Warriors leading by almost 8K. Pero hindi pa tapos to. Again, nandito si Why Not. Oo nga eh. Gusto ko rin makita eh, paano mangyayari yung laban doon sa may top lane side. Why Not show himself on okay. To the Lord. Medyo bitin. Oh my God. Kinansel niya ako. Ogi, automatic na yun. Pero here comes Toshi on the back line. At natuluyan si Eason. Why Not is still alive. And the Lord got secured in by Yakumania. Grabe. Yakumania once again with the clutch. Okay. With the clutch lord, D nag-abol ngayon. Pew nandito sa bandang gilid. Kenji inabol siya. Hello Pew, what's good? Toshi pumapasok dito na ko. Toshi, Anone. Pabigay, palayo, layo lang pa ng phantom step. Toshi, Anone. 1, 2, 3, 4, phantom step. I like it, baby, phantom step. Oh, phantom to the stepping. Oh, eto, nagkain na lang sila. What's good? Pinapaligiran na kita. Toshi, pinapaligiran na kita. Sipak na crowd! Mas matindi, mas sanay sa Chinese garter si Joe eh. Kasi kay Toshi eh. Iba talaga si Pew eh. Isa lang yung phantom step ni Toshi dito eh. Si Joe, 4-5 eh. Oo, may sipapang nasama. Iba talaga si Pew pare, idol ng mga kids. Anong sabi-sabi natin, ubos yung marksman, di naman pala. Wala naman pala. Oo, yun si Pew, tinadyakan ulit si Ryan sa may pinakagitna. Grabe si Pew. Malaki na yung lamang dito ng Signal Ultra Warriors. Matalo sila dito, kasalanan na nila. Oh man. Hooker T na naman para kay S1 Esports. Ladies and gentlemen, this is very interesting. Yeah, dahil, negative invite. Dahil ano, pare, anong day one na naglaban nitong dalawa, medyo yung tagalid ang bapura ng Signal Ultra. Pero ngayon, bawing-bawi. Bawing-bawi talaga. Yeah, we got the 5 members here of Signal Ultra sa may mismong base na na PLDT Smart Omega with only just 2 members remaining. Clearly, it's an easy work for the Nexus and this game 1 is taken in by the Signal Ultra Warriors. At look at the faces, ladies and gentlemen, of Signal Ultra Warriors. Kuya Yaku, ngiting-ngiti. Sabi niya, sawa. Nakita na tanso. Ang tatlong players dito ng PLD ni Smart Omega and wala silang masyadong nakuhang kills yeah. Sa early game.